naman. Quick vlog lang tayo mga lakay. Masabay ko lang itong pag-vlog ko ngayong gabi. Dahil may lakad tayo ngayon. Ito tayong Mandaluyong. Quick ride lang tayo mga lakay. Kunting kwentuhan lang din muna tayo. Wala, malalamat ako sa inyo mga lakay, no? Sa video ko tungkol dun sa chicken pipe ng motor na ano, eh madami nanood, nagulat ako, umabot na ng ano 400 views, 500 na, eh kumbaga paano to, hindi naman ganun kalina yung paano ako paliwanag, paano ko vlog na yun. Clickbait lang kayo, no? Pero salamat na rin ako. Clickbait na kayo. Pero namumotivate ako dahil mas gusto nyo yung ma-inform ka kayo mga bagay-bagay sa gusto mo to. Mga lakay, no? So, yun, mga lakay, punta ang Mandaluyong dahil susunduin natin si Bakit. Dahil ayos silang pauwi eh. Mamayang 8:30 ko daw dapat pinapauwi sila. Online, eh kailangan ko sunduin dahil mahirap ang pagko-commit mo yung mga lakay dahil nga siguro alam mo naman na yung nangyayari ngayon dito sa Manila o sa ibang lugar ng bansa dahil may strike, sa ganun, tungkol sa modernisasyon ng mga jeep ata yan. Ayaw kung totoo, ayaw kung tama yung ano ko dahil nakita ko dun sa harap na Senado kanina madaming nagtitipon-tipon dun ng mga tao. May mga banner eh. Saka napunod ko rin sa TV kanina. So baka yun nga yan. Kaya kung napapansin nyo, yung traffic nagsimula na siyang mabubuo. So inig lang kayo mga lakay ha. Tamang kwentuhan lang tayo. Ano man magsusundo tayo kasi so surprise ko si Bakit dahil hindi niya alam na pupunta ako. Alam kong yung mga chat niya sa akin eh medyo kakaiba eh. Nararamdaman ko rin naman na ganun yung nangyayari. Galit sa akin. Ito sa surprise na susundin ko lang siya. At tignan natin kung baka nakasakay na siya. Huwag naman sana. Sana hindi siya nakasakay, hindi na siya nakasakay o hindi na siya muna nakaalis sa work niya, sa office nila. Para naman masundo natin dahil talagang galit niya eh. Hindi ako tinatawag eh. O, ito na nga, traffic na nga. Tamang kwentuhan lang tayo mga lakay ha. Sana hindi kayo manawa at update ko lang din kayo pala mga lakay no. Na napapakilala pala sa inyo itong bago kong buko. Si Uno ang pangalan ko dahil click ko ang YouTube. Wala po, hindi ko po hinahabol yan dito sa YouTube na magka-pera o kahit ano. Nag-enjoy lang ako, parang maliban kasi sa protection mo rin tong ano, tong action camera na nasa helmet mo, kung sakaling may biglang mag-cut o kaya babaliktarin ka ng ibang motorista, at least may pruweba ka na nakuha na mo yung pangyayari. Ilang naman din yan, tapos sinasabi ko na rin sa pag-vlog, mga lakay no. Wala man tayong magagandang kuha, mga shots. Pero siguro ako na rin din to. Na ano. Oh man. Medyo pahirapan na siya. Ayan o. Siya nga pala, update po kay Uno. Ay ano, kay Onif.
medyo nasa probinsya na po siya. At pinapagamit ko na po siya dun sa bahay. And binahay po namin siya nung last August. Katapusan? Mga ganun. Basta mga ganun. Month ng August yun. End of the month ng August. At medyo hindi ko siya binahay na sinakyan yung motor dahil medyo kabado pa si bucket ko. Kaya medyo sinakay na lang muna namin sa bus, sa compartment niya. Sa may estribo ang tawag namin dun eh. Sa may compartment sa baba. Eh medyo malaki kasi yung bus. Kung alam niyo po yung Florida na bus, biyaheng norte po yun. Doon po namin sinakay, excuse me lang ha. Doon po namin siya sinakay and then sinakay namin siya doon. Tapos sinakyan ko na siya ng medyo malapit-lapit na sa amin kasi ang mahal na pamasahe, mga lakay, no? Maliban kasi sa pamasahe ng motor, 1.5 na pamasahe niya. Iba pa yung pamasahe namin na sasakay. So dalawa kami ni Bakit, 1,000 ang per head. Kulang 1,000 per head. Tapos ganun pala yun, no, mga lakay, no? Yung hindi ko alam na tatanggalin pala yung gasolina ng motor bago isakay sa compartment ng bus. Yung nangyari, although 3 days before biyahe, nakapagpapultang kasi ako eh medyo hindi ko masyado nagamit nga yung motor. Medyo madami-dami pa yung gas. Siguro mga ilang litro pa siya. Tapos ayun, ang nangyari, iniwan sa bus station. Akala ko pwede ko rin iuwi sa terminal. Pinaiwan sa akin nung conductor ng bus. Pinaiwan sa akin. Tapos yun, sayang. Inabutan ko pa siya dahil yan, tumulong siya sa pagsasakay dun sa motor. Ayun, dami kong nagastos dun sa araw na yun. Pero dahil gusto ko talaga iuwi yung motor na yun. Dahil sa probinsya, pag may gusto kong puntaan, hindi mo pupuntahan pag wala kang sariling sasakyan. Although may mga pang-commute din naman. Pero siyempre, kung may gusto kong ibang puntahan lugar, wala. Hindi mo pupuntahan dahil yung modes of transport medyo hindi katulad dito sa Manila na madami ang mode of transportation, yung makapupunta mo yung mga lugar-lugar. Ang traffic lang naman, di ba? Yun lang din ang kalaban dito sa Manila. Yun naman sa probinsya, kalaban mo naman doon yung modes of transport dahil may oras yung mga sasakyan doon na mga lakay. Sa amin, sa probinsya, sa barangay namin, pupunta ka ng bayan, kailangan mo munang, kunwari umalis ka ng alas 3, gusto mo aalis ka ng alas 3 ng hapon, ang mga tricycle kasi dun sa amin, pagpupunta ng bayan hanggang alas 3 lang. Wala nang babalik ng bayan ng mga alas 4 or 5. Mangilan-ngilan na lang, yan. Kung gusto mong pumunta ng bayan talaga, kailangan mong arkilahin yung tricycle para, alam mo yan, makapunta ka ng bayan lang. So, magkano ang arkila? Masa 120 o 150, mga ganon. Tapos, syempre, pagpunta pa ng ibang lugar, sasakay ka pa ulit ng mga bus, tricycle ulit doon, ganyan. Basta ganun. Ako, mahilig akong gumalagala, lalo na kami nung si Bakit ko, dahil medyo magkaiba kami ng hometown. Mga 30 minutes pa, papunta sa kanila, pag manggagaling ka sa amin. So, parang ganyan, parang ang hirap maging, yung flexible, hindi ka magiging flexible ba doon?
said and answered unto them, what I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. So ride safe mga ka-riders, mga bakit mga lakay, ride safe lang tayo lagi. And open-minded lang, hindi sa pag-networking, open-minded lang tayo sa daan. Huwag laging mag-ingat. At yun, ingat. Agad nad kayo. Bye-bye.